square feet. And that, that was in the chapter. Ano, pwede ko lang ipisahan sa chapter 13, Hebrews. Yeah. Ready now. Ready, go. Pray lang po, meron lang. Hanggang isa ko po lang. Sige, ready, go. Jesus Christ, the same yesterday, and today, and forever. Ready lang po. Basahin ko na lang po si para bilis. Info, no? Sabi-sabi lang tayo, eh, ready, go. Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. Let's pray. Ano, masalaman sa pagkakataon ito, Lord. We pray ng ating kumilos at ng pala. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, mga wala ko. Mahalap ko, yeah. So, good evening. Ano ba? Good evening. Good afternoon po. Good day sa lahat. Ako si Pastor Ace from Discerning Word Baptist Church. Ang material ko na ba? Title na lang po nito. Actually, may cheesy na title siya na gusto ko sana alasin na something. Anyway, para makadelate lang po yung mga sinagdad na versikaw to eh. Alam niyo ba yung mga, may forever ba? May forever? Yan. Para kong lipad lang yung tinabanggit yun eh. Kaya title po nito, yung cheesy title, Kay Jesus, My Forever. Yes! Ito yung seryoso title na lang po. Appreciate the Lord's perfection by being the same. By the way, dito po ko lang Friday sa Round Robin. So, appreciate ko po ha. Ngayon po ay unahan ko na po kayo. Hindi po ulit iya. Sorry. Pero ang ganda ng kinatala mga men. Ang kinatala niya, title nun, Preacher, Tell me like it is. Sa Tagalog, preacher, sabihin mo sa akin kung ano talaga. Kasi po sa panahon po ngayon, sa na-obserbahan ko, hindi ko ang kwetong marami, pagpapahala na po yung ito eh. Wala na akong idadagdag yung video, gusto ko sabihin yung kwer again ha. Grabe po, amen. Pinapakinggan ko lang dati sa mga recording po, yung Hallelujah Chorus, tsaka yung alas ng perfect mo. Amen? Congratulations po, kaya ako'y kinararangal ko rin. Ako'y naging bahagi niyan. Umalis kami, umayos. Ayan, yun pala yun. Nakawala po ako, pero ngayon nga, seryoso po. Kilala po kami pa dito eh. At kaya my preacher, tell it how it is. Kasi po, isa sa mga temptation ng mga preacher po, ganun, pinagpipigil po kami minsan. Right. Dahil gusto namin i-please minsan yung tao. So, hindi dapat ganun, gagawin natin ngayon. Kasi nga po, ginagalan natin ang pangalan ng Panginoon, kanyang kadakilaan, siya mismo. At kaya title po nito ay, sabi ko ba, hindi pa na, appreciate the Lord's perfection by being the same. Sa Tagalog po, hindi ko lang appreciate, sabihin. Ibigay natin pa sa kanya, no? Matuwa tayo at parangalan natin siya. Especially ang kanyang perfection. Nabanggit kanina po, magkakasama po kasi yan, no? The fact na siya hindi nagbabago. Bakit siya hindi nagbabago? Kasi hindi niya kailangan magbago. Siya ay perfect. No? Wala siyang babaguhin sa kanya. Hindi siya nagkakamali. Hindi niya i-update. Sinabi niya. Wala na. Kaya appreciate the Lord's perfection. Pero by being the same, ibig sabihin, gayahin natin siya. Hindi niya tayo kayang maging perfect na katulad niya. Purihin siya ang pangalan niya tayo, pero pwede tayong gayahin. So, mag-list natin ang anecdote lang po, no? So, ayoko kung sana wala pong fans ni Sarah G dito. Pero, lahat ko na kwento sa akin. Basta may time na nakita ko saan. Itong si Sarah G daw, ay Christian daw. Isang big red Christian din natin alam. But, isang mga ginawa niya po, nakabalitaan ko lang. Sorry. Pero lahat yung ginagamit ko, especially kasi perfect to eh. Sabi niya,
Yung nanay niya po ay Christian din sa mga gano'n pa totoo at mga conservative Christian po. Kaya may ano, yung mga hindi gusto sa kanya yung nanay niya sa ginagawa. Nakita niya naman. Amen? Sinong pa si Sarah Jean? Umami na. Wala. Okay, babanata ko po. Okay? So, wala. Wala mo mga. Okay. Ganito po. Yan. Nakita niya yung ginagawa ni Sarah Jean. Diba? Hindi ko nagagayahin dito. Pero yung showbiz po, alam niyo po, napakaraming ka gumaldumal po dyan, kabastusan. Sabi ko ng ganun. Tell it as how it is, di ba? At pag ginagaya ng mga ngayon, ngayon po ah, dati sila lang yung platform. Pero ngayon po, dahil sa accessible ang internet sa mga kabataan, alam niyo yung TikTok po, di ba? So grabe po ginagawa sa mga kabataan, mga kalandiya, kabastusan! Eh sabi ni nanay niya, alam mo, anak, di ako approve sa mga ginagawa mo. Sinabi pa sa, ano, di ba lang gano'ng katutuloy yung buong narin, sakyan na lang muna natin na. So, anyway, ang kwento is di siya, ano, puro pa din sa mahiga sa awan. Anyway, ang naalala ko sa Tismis, tsaka kahit kailan lang, mayroon daw isang artista na ninagaluhan sa Mother's Day, ang kanyang mga magulang ng mga nanay, magkano million niya. So, ito po ang point natin. Ano yung tayo magdudwell? Meron tayong 8 points dito. Pero salamat sa Panginoon. Nabanggit ako ni Pastor Jim kanina, pero ulitin natin. Ang Panginoon ay mabuti, dakila, makapangyarihan sa lahat. Napakatalino. Pero pwede ba, i-import natin sa sarili natin. Kasi alam nyo, pinuri nga po ng Mother's Day na paghalo ko si Sarah Lee, tsaka isang bastos na iwan. Sabi niya, nanay, itong 2 million, no? Matuwa ka. Matuwa ka ba nun, nanay? Paano ba kabastusan yung ginagawa ng anak mo? At kung Kristiyano ka, madadamay ka doon. Makukompromise ka. So gusto ko sabihin po dito, ang Panginoon, yes, minsan binubola natin, binupuri natin, tama yung purihin, pero minsan parang bola. Kasi pagkatapos natin siyang sabihan ng dakila ka, hindi ka nagbabago, purihin ka, o ikaw lang dyan, ha? Kami, iba gagawin ko, sabihin mo na ako dakila. Lalo po yung ibang Calvins na ganun po ang style nila. Binababaya sa kanila. Ako, wala. Hindi ko kaya yun. Kaya ito lang, Panginoon. Purihin ako. Kasalanan ako. Hindi, tuloy-tuloy sa kasalanan niya. Yun ang i-address po natin ngayon. Kasi again, ang prayer namin po dito, maging pagpapala kami dito. At pinagpala kami ito, galing po kami dito for all those years. So, gusto ko sabi pala si Pastor Jun, nagwala pa rin po. Amen? Sa awit at sa preaching. Amen? Hindi ko kayang gano'n, no? Malakas ko yung ayon, Pastor. Iba nung gagayahin ko. So, tuloy na po tayo. Una po, dito. Basahin natin mga gandang verse about the Lord Jesus and God Himself. He is immutable. Hindi siya nagbabago kasi hindi niya kailangan magbabago. Siya ay dakila. Sabi sa James 1.17, every good gift and perfect gift from above, it comes down from the Father of lights, in whom is no variableness. Hindi siya nagbabago. Neither shadow of turning. Hindi niya kailangan magbago. Kahit konti, hindi niya kailangan magbago. Sabi si John 8.15, sabi dyan, Jesus said unto them, verily, verily, I say to you, before Abraham was, I am. So, si Jesus po ay, of course, alam natin, pinanganak nung 2,000 years ago, kasi Abraham, siguro, another 2,000 years before that, and then the Moses, and the David. So, bakit po yun si Jesus? Ibig sabihin, siya ay, hindi nagbabago, siya ay Diyos, binasa kanina po sa John 1. Nasa Ephesians 4.5, sabi dyan, one Lord, one faith, one baptism, siya lang ang Panginoon. Hebrews 1.12, sabi dyan, and as a vesture shall thou fold them up, and they shall be changed. But thou art the same, and thy years shall not fail. Hindi mauubos ang Diyos. Ang taon niya, hindi nga siya, alam ko yung term, pero hindi siya bound, no, ng time. Revelation 1:4, sabi dyan po, John, the seven churches, which are each a grace with you, peace and from him that which was, and which was to come. I'm sorry, which is, and which was, and which is to come. So, dati na siya, ngayon, ganun pa rin siya. So in the future, siya pa rin yun. Sabi si Deuteronomy 32:40, sabi dyan, for I lift up my hand to heaven and I say, I live forever. Kanta po yan eh. And Deuteronomy 33:27, sabi, the eternal God is thy refuge. So hindi siya nagbabago, napakatagal niya, sabi dyan, kanta natin, and underneath are the everlasting arms. Sabi sa Psalms 135:13, thy name, O Lord, endureth forever, and thy memorial, O Lord, throughout all generations. Hindi siya nagbabago, hindi siya nalalaos. Psalms 145:13, thy kingdom is an everlasting kingdom, thy dominion endureth throughout all generations. Hindi nagtatapos. Si Jesus, sinabi rin nun.
pinangako yun ng Panginoon yun, by David and then sa kanyang descendants, which is Jesus po yun. 2 Peter 3:8, but beloved, be not ignorant of this one thing, that one day is with the Lord as 1,000 years, and 1,000 years as one day. Yung isang day po, parang isa, yung isang parang nga, yung sabi nga, hindi siya bound. Wala sa kanya yung time. Pwede siyang mag-repeat, back to the future, whatever. Hindi siya bound ng time. Sabi din niya po sa Revelation 1:8, I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, said the Lord which is and which was yet to come, the Almighty. Nabanggit niya ngayon na yan. So siya po yung matagal na. By the way, wala po siyang origin sa ibang, ano yung pastor? Sa NIV. So, mamaya makabasa natin yung sa, ito na, masabi lang po sa Micah. Ito po yung kinulap ng mga modern version. Ang sabi niya sa Micah 5:2, but thou, Bethlehem Ephratah, though thou be a little among the thousand of Judah, yet out of thee shall he come forth unto me, that is to be ruler of Israel. So, alam na mga tao yun, yung pinangako doon, yung Messiah yun. Pinangako siya yung darating, at si Jesus po yun. Kaya sabi dyan, huwag yung malitin yung Bethlehem, kasi mali pong na, naka 10 minutes na ako. Sige, mabilisan ko na lang po, sorry. Si Jesus po yun, Michael, hindi, sabi na po nung dating mga ibang version, sabi nila, daw origins daw. Ang sabi po sa Bible na totoo, sa King James, amen? King James pa rin po ba kayo dito? Yes! Salamat po, no? Kasi deal breaker po yan. So sabi dyan, sa Micah 5:2, sabi yan, yet out of thee shall come forth unto me to be the ruler of Israel, whose goings forth, the origin, whose goings forth, yung sabi yung pangkapamaralan niya, have been from old, from everlasting. So yung sabi, wala siyang origin. Okay? So kasi dati na siya, walang umpisa ang Panginoong Jesus dahil siya yung Diyos din. Nalaki na po tayo dito, actually hindi ko tutuloy ito. Pwede madalas si Kote yung pastor dito, Malachi 3:6, for I am God, I change not, therefore he, the sons of Jacob, will not consume. Kung ang Diyos pala nagbabago, sabi sa Psalm 135 ba tayo, or 36, His mercy endureth forever, paulit-ulit, diba? Minsan po tayo napipigun sa tao, tapos dati mahal natin, later hindi na, no? Sabi nga ni pastor, I love you before, but now no more. Kasi nauna yung point ko na po. Point number one na po tayo. Things about Jesus that doesn't change, which we should also emulate. Ano ba yung mga bagay? No? Walong bagay na nakita lang sa chapter na to, na siya po ay nasa kay Jesus, hindi ito nagbabago. Hindi natin kayang perfectly makuha to, pero pwede natin, alam mo na, ma-adapt to. No? So una, bilisan ko na lang po, wish love. Sabi po dyan sa Hebrews 13, verse 1, sabi ko dyan, ano muna dyan, let brotherly love continue. Alam mo, Panginoon po, hindi nagbabago na kapag-ibig ngayon. Gusto ko na sabihin po, no? Dahil na siya nagmamahal, siya po yung may galit din. Andan po natin yan. Ang style po ng mga preacher ngayon na gusto nilang makakuha yung tao, yung attention, o yung pag-ibig ng tao, support ng mga tao, puro pag-ibig. Totoo naman. Ang problema po, lagi may katandem po yan. Diba? Pag mahal mo ang isang pag mayroon katotohanan, dapat galit ka sa kasinungalingan. Okay din yung masalanan, pero specific tayo. Pag mahal mo ang productivity, ayaw mo nang galit ka sa tamad. Pag mahal mo yung purity, galit ka sa bastos. Amen? Ano ba? Ang dami yan eh. So ang Panginoon, nagmamahal siya, pero naggalit din po siya. Kaya, mabanggit ko rin sa doctrine, no? Pero binabasa natin ang Bible, hindi nagbabago yan. Mahal siya, nagmamahal siya. Pero may mga bagay sa kinakagalitan. Amen? Amen. Tuloy po tayo. Number 4, sabi po niya, marriage is one of all in all, and the bed undefiled, but whoremongers and adulterers God will judge. Ano yung number 2? Number 2 po, impurity niya. Hindi po nagbabago yan. Nawa ay atin din i-adapt. Amen? Amen. Remember yung bride of Christ? Sino po yung bride of Christ? Mabilis lang po na, sorry. Akalamihan po sinasabi, bride of Christ are Christians. Tama rin ang puyong. Pero technically, ang sabi sa Revelation, ang bride of Christ is the New Jerusalem. Pero still, ang nakatira sa New Jerusalem, mga leaders, mga Christiano. So, pwede lang sabihin, so gusto ng Panginoon pure tayo. Siya pure. Pwede ba? Gawin din natin yun. Nasabi po sa Acts 24:16, ito po yung isa sa mga napakagandang verse about Paul the Apostle. Sabi niya po dyan, sa kung nag-speech niya, siya yung dumedepensa sa kanyang sarili. Sabi niya po dyan,
Ito po yung ginagawa daw niya, herein I do exercise myself, to have always a conscience void of offense towards God. Ibig sabihin po nito, minsan, again ha, kahit mga preacher, kahit mga Kristiyano, nagpupuri yan. Pero minsan, di na pure. Meron ng ibang intensyon. Kahit po mga pastor, aminin natin, nadadagdagan yan, nakukuha mo kung saan, napanood mo, kung saan napanood yan, minsan nagkakaroon ka ng covetousness. Amen? Ano yun? Ibig sabihin, naglilingkod ka sa Diyos, kaya in the back of your mind, nag-iisip ka rin paano makakuha. Amen? Ganun din sa mga member, paano makakaisa, kung anino yan, pag nalaman mo yung sources ng anuman, ng pera. Kaya number two, pwede ba ang Panginoon ay pure? Walang tatalo doon, hindi nagbabago yun. Kunin din natin. Number three, sa 5 and 6 po, may binabanggit po dyan. Amen po ba? Sorry po, medyo mabilis talaga kasi alay. Sorry. Balik po tayo sa Hebrews 13. 5 and 6 po, may sinasabi po dyan. Medyo ka, ano po yun, kaduksong po nila sa, bagit ko lang kanina yung covetousness, you know. So, number three is integrity po. Hindi nagbabago integrity ng Panginoon kung paano siya dapat sa ating tiwala noon, ganun pa rin siya ngayon. Kaya nga ako nabagit natin yung covetousness, kasi po nangyayari is, kaya ina-exhort tayo dito, huwag kang covetous, huwag kang ingitin, okay? Especially, makakadamage siya yan sa, even sa church, kahit nasa organization pa. Okay, so that, ginasulat niya po yung 1 Timothy 6, di ba? 9 and 10, yun. He that will be rich, fall into temptation and snare, and to many hurt was lust. Di ba? And sabi doon sa 10, for the love of money is the root of all evil, which while some have committed after, they have heard from the faith and pierced themselves to with many sorrows. Nagingat talaga tayo sa pera, amen? Integrity ang Panginoon, wala-wala sa kanya yun. Doon meron mga time din na marami niya pera, may mga sinabi sa Bible nun, marami siya sa potter, pero wala sa kanya yun. Sana kutin natin number 7. Remember them which have the rule over you, who have spoken of you the word of God, whose faith follow, considering the end of the conversation. Sa mga bagay na dinagbabago sa Panginoon, kanyang faith, hindi pa nagbabago yan, naniniwala siya, nanampalataya siya, kahit po yung may time, na po siya po ay parang na-attempted siya, you know, na ayoko na niya. Cross, huwag naman ganyan, sakit niyan eh. Pero sumunod pa rin siya dahil nananampalataya siya. Pwede ba ganun din tayo? Yung mga time na parang nausubok tayo, na parang ayaw mo na magtiwala sa Panginoon, ang tindi ng pagsubok sa ministry man yan o sa buhay. Isang mga special po sa mga pastor po, no? So lahat po tayo may pagsubok, pero minsan pag pastor ka, parang nakukumpay lahat. Hindi madali, pero pwede ba manampalataya sa Panginoon? Amen. Salamat po. Move on tayo sa verse 9. Sabi ko dyan, pinit carried away by diverse things and doctrines. Hindi tayo tatagal po, no? Kasi ang sa akin, ano po, pwede natin i-direct lahat ito dito eh. No? Sa verse 9, sabi dyan, pinit carried away with diverse and strange doctrines, for it is a good thing that the heart be established with grace, not with meats, which shall, mamaya, magkain pala tayo, no? Salamat po. Pero hindi ito katuon yung utak natin sa pagkain, amen? Pero masarap din yun. Pero sabi dito, huwag tayo tumuon kasi pamira. Hindi, wait. Kaya ko ng kwento yung matahapang kwento. Eh sabi dito, minsan doon tayo nag-focus. Amen? So gusto ko sabihin dito, his doctrine, hindi po nagbabago yan. Alam niyo pa, maraming mga pastor ngayon, nagbabago yung doktrina. Hindi mo natin kailangan ulit-ulitin yan. At hindi rin natin dapat itanggi na, uy, baptist kayo dito, walang titira, basta baptist ako. Yung mga pinapaalalahanan po ng Panginoon sa Bible, puro mga Kristiyano, at obviously may mga ibang gumugulo dyan. Pero sinasabihan pa rin tayo, hindi po nagbabago ang doktrina ng Panginoon, tayo na natin. Amen? Alamin natin, ano yung nagbabago, at yung medyo iniiba ng iba. Tinitweet po nila yan eh. By faith din, tapos dadagdagan na, sabi ngayon ng pastor, dadagdagan ng baptism, ng membership. Marami tayong example po niyan. Huwag tayong aasal na sa baptism, di mapasok yan. Isahin na nga. Pero ngayon, minsan, dali yung magsabi ng baptism ka eh. Lalo ngayon, may baptism day na, amen? Biruin mo, tayo lang may baptism day. Yung iba ko, mapapabaptism na yan, dahil lang doon. Pero I believe, di tama yun eh. Kasi di dapat ganun ang kaparaanan natin. Doctrine, i-preach mo yung doctrine sa kanya. Makita niyo kung gano'ng katotoo at nakila yung doctrine sa kanya. Doon siya mawawaw. Kasi lalapit sa Panginoon, hindi dahil na may iglesia, di ba? Katuloy yung baptist eh, meron. Ang doctrine po, hindi nagbabago. Pwede ba aralin natin?
Huwag na, huwag na. Misan, amen na tayo, alam nyo. Sino dito nakabasa rin ng buong Bible? Amen. Ilang beses na po? Ilan sa, ilang percent sa Bible ang prophecy? Ilang percent sa Bible ang negative? Yung mga review, diba? Sabi nila 2/3 daw, medyo malaki yun. Tama naman, diba? From Israel, from Adam and Eve, puro rebuke yan. So ba tayo natin yun? Prophecy, Daniel. Diba? Jeremiah, Isaiah, buong Revelation, hindi natin nakabalin. By the way, yung King James pala, nabanggit ko na rin kanina, marami yung humihiwalay dyan. Kasi may nagsabi, hindi nang perfecto yan, ibang bihira. Oh. Ako po, doon po ako, nag-iinit. Kasi kung wala tayong salita ng Diyos na perfect, wala tayong salita ng Diyos. Amen. Kung hindi perfect yan, hindi salita ng Diyos. Amen. Pero iba, napaka-permissive dyan. King James, may mali din yan, sabi niya, may mali yan. Eh, 27 years daw siya nag-aral at nagturo pa eh. Sinabi niya, may mali eh. Ah, oh, sige. Ha? Kung may mali dito, anong mali? Sino mangimili kung anong mali? Ay, tanyo yun. Kung babasin natin ang ating kaligtasan, ang ating ministry, salita ng Diyos, sabi mo, may mali yan, patay ka na. Amen? Amen. So, dapat hindi nagbabago. Aralin natin. I understand, isang mahirap. Pero minsan nagpapahirap dyan kasi mga kalaban eh. Amen? So, realize natin yung iyan natin, identify natin yung mga ginawa ng kalaban, and then, listen natin sa isa yung mga bata dito, kaya yung pumbasahin yung ano, this year lang po, magtatatlo na ako, kaya nyo po yan. At talaga, tinakpa ko yung mga bata, kasi advantage sa kanila yung pag nabasa nila po yan. Araw-araw, kung naligtas, ako naligtas, nakaskip pa, di, balikan mo next year, amen? Amen? Yes! Ulan po tayo sa time, pero kaya, ganoon natin, kaya, verses 10 and 11, we have an altar where, medyo malalim, nabilis ako na lang po, no? May ando tayo altar na yung ibang tao daw walang karapatan na mag-serve doon at kumain. For the bodies of those beasts whose blood are brought forth in sanctuary by the high priest for sin are burned without the account. So malalim kaya sabihin ko na lang, ang liisin sa mga bagay, hindi nagbabago niya ang pag-ibig, hindi nagbabago niya ang purity, hindi nagbabago ang kanyang integrity, kanyang faith and doctrine. Hindi rin nagbabago ang kaligtasan. Amen? Amen. Tinutukoy po dyan. Alam niyo na yung offering niya para sa kasalanan, para sila mapatawad. Okay, salamat dito. Nag-preach madalas siya, kaya hindi ko masyadong ano yan. Sabi po sa Hebrews 7:25. Yun na lang ano po dito sa point na to. Come on, kumana ka. Kung meron dyan, okay din po. Sabi dyan, wherefore he is able also to save them to the uttermost that come unto God by him, seeing he ever liveth to make intercession. Again, di siya nagbabago. Kahit dati naabot niya yung mga tao hanggang ngayon. Amen? Amen. Hindi nagbabago ang sanctification, justification, salvation. Pinagsama ko na lang po sa isang point. Second to the last, verse 13. Sabi po dyan, in that he saith, sorry, sa 13, chapter 13, balik tayo sa ating text. Sabi po dyan sa verse 13, sabi po dyan, let us go forth therefore unto him without the camp bearing the... Ito po yung idea ng without the camp kasi nung meron silang camp nung sa Israel, ancient Israel ng panahon na yun, banal po yung kanilang camp. So yung mga bagay na madumi yung ginagawa nila outside of the camp. Pero alam niyo ba si Jesus na namatay saan? Outside of? Kung alam niyo yung ano doon, outside siya ng city na Jerusalem. At sabi rin dito, without the gate, sa labas ng gate. And sabi sa 13, let us go. Pwede ba? Ang number 7, purpose of his suffering, hindi nagbabago. Sino po dito yung takot ma-reject, takot mapagsabihan, ito ginagay, ito sinasabi. Ito. Misa napakahirap mo, lalo sa trabaho. Magkahan ka lang na ito, ganyan yan, ito, ganyan yan. Isa yan sa mga bagay na alam nyo, pag mahina-hina kayo, parang aayawan mo, kaya ang gagawin mo ngayon, magpiplis mo na lang yung tao eh. Pero Panginoon, hinayaan niya po yung bearing strip clothes. Nakakahiya. Ganun din siya nakakahiya, pero pinapalabas na ba nakakahiya? Kasi pinatay siya eh. Hinataw-hataw siya. Yun ang purpose nila. Mahiya siya, pahiya. Pero hindi po siya nahiya. Hinayaan niya kasi ng paraan ng kaligtasan. Pero ngayon, tanong ko po, are you willing to suffer for him? Philippians 3:10. Sorry po, hindi. Philippians 3:10. Ang sabi po dyan, that I may know him. Napaka sikat na verse. Amen? Sinummarize ni Paul po, no, na ang talagang gusto niya mangyari, especially sa Panginoong Jesus,
Kaya siya naglilingkod, naglilingkod. At kahit siya i-threaten, talagang papatayin ko, Google Pay ka. Hello, pang ilang mo na, binibilang niya ngayon. Ang tawag nila dun is badge of honor. Pag ikaw ay pinag-resecute sa mga pangalan ng Panginoon, wala na siyang pakialam dun, siya nahihiya. Kasi sabi niya, that I may know him and the power of his resurrection and the fellowship of his sufferings. Hindi siya nahihiya na siya ay tugisin, having made conformable unto his death. Yung kamatayan mismo ng Panginoon, parang kinikita niya na, ito, makapapatayin din talaga ako, lalo panahon nila. Okay sa kanya, may kapayapaan na siya doon. Kung mangyari man yan. So, ma'am, ulitin ko lang po, number one, yung mga bagay na hindi nagbabago sa Panginoon sa atin na gawago, pero sana po ay adapt natin ng mas magandang level, no? Na hindi na tayo ganun. Na hindi na tayo magbago. Number one is love, is purity, integrity, faith, doctrine, sanctification, justification, / salvation. Number seven, the purpose of his suffering. Talagang hiniya po siya, may dahilan yun tayo rin. Minsan, dyan tayo nitibay. And last is, ay, basa na po tayo. Pakuminin mo ko. Let it go. Let it go. Ay, sorry po. Sa verse 14 po. Sorry. Ay, press. Ay, sorry po. Hebrews 13, verse 14. Sino dito nga nangangarap na tumira ako sa ASEAN? Saan ba yung uso ngayon? Sabi nyo dati, New Zealand, World War III, walang mga ano yan. And then, kailan lang sa Singapore. Pero sabi, ito si Brad, alam nga, di ba? Yung mga dinidevelop na city, di ba? Gusto mo doon kasi andun na lahat, provided lahat, mayaman, mga ganda ng tao doon siguro, mayaman. So, nung si Abraham nung tinawag siya, hindi niya alam. Basahin na nga natin din yun. Sa Hebrews 11. Ito po yung calling ni Abraham. Sabi niya, by faith, Abraham, when he was called to go, Hebrews 11:8-10, by faith, Abraham, when he was called to go out in a place which he should after receive an inheritance, obeyed, and went out, not knowing whether he went. Basta alam niya yung direction, pero alam niya exactly kung ano meron doon. Pero napalataya siya, naniwala siya, sumunod siya. By faith, he sojourned in the land of promise, as in a strange country, dwelling in tabernacles with Isaac, Jacob, and their heirs. And sabi sa 10, he looked for a city. Ganun din. Ano city kaya hinahanap niya doon? San Francisco? Alam niyo, San Francisco may napakadumi na daw. So kung meron mga hanaping city, anong dapat? Talagot mo, ano? Yung ginawa ng Diyos. Hindi bumabaho, katulad na San Francisco, kasi mga walk na lang yung tao doon eh. Whose builder is maker is God. Amen? Langit po yan. Last point, his inheritance and reward. Iba po yung inheritance, iba yung reward, iba po yung gift, iba yung reward, yung regalo, walang bayan, walang kapalit. Alam ko siya, kailangan ko lang tanggapin. Pero yung reward, kailangan paghirapan. So, para yung pinakako sa atin ng Panginoon niya, kung ligtas ka na, ang i-aim mo na yung rewards. Amen? Kaya yung nasabi kanina, pwede ba, ano yun natin ito? Kunin natin ito lahat. I-appreciate natin ng Panginoon, hindi nagbabago siya, i-perfecto, gayahin natin siya. Hanggat kaya natin, di ba? Be followers of Christ. So, hindi tayo dapat, hindi natin kaya. Kaya mo yan. Hindi natin siya, di ba? So, yun lang po, sorry, napatagal po ako, pero ang conclusion lang, let us appreciate the Lord's greatness, His perfect. He's perfect, doesn't change. Be like Him as much as we can. Amen? Amen. Kung ano bakit, hindi nagbabago yun. I-person natin na God bless po sa lahat. Amen.